Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan na po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawing mong kami ay mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kami ay upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamurin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat,
si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtatalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya ay iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig. Siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang ay lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba, totoo ang sinabi ninyo. Isang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin. At iba pang mga
kain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mayong hapon sa inyong atanan. Pasensya po kasi Bisaya ako, hiligay nun. Meron pa mga taga-Capiz dito. Anyone was from Capiz here? Mga aswang, mga kababayan ko, meron pa dito? Wala, umaga pa. May sikat ng araw, nagtatago pa. Brothers and sisters, our gospel for today talks about the two greatest commandments of God. Dalawa sa pinakamahalagang utos ng Diyos. And what are these? Una, to love God. Sabi sa Ebanghelyo, ang Panginoon nating Diyos siya lamang, kaya ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. These are the two greatest commandments of God. Again, number one, to love God with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. And second, to love our neighbor as ourselves. My dear brothers and sisters, for our reflection today, let us try to ask ourselves, do we really love God as Catholics? And if we do love God, how much do we love God? And if we also love God, do we also love our neighbors as ourselves? Brothers and sisters, one of my favorite quotations in the passage, you know, especially as a priest, is the quotation taken from the first letter of John, chapter 4, verse 19, which says, we love because God has first loved us. Nagmamahal tayo kasi una tayong minahal ng Diyos. We love because God has first loved us. Because we cannot love somebody in our life if we have not received first the love of God. Meron po yung kasabihan sa Latin, no? Dictum sa Latin, which says, Nemo dat quod non abit. What does that mean? We cannot give what we don't have. So you cannot give love to someone or to others without first receiving love from God. And how can we express that love to others, especially to our neighbors? My dear brothers and sisters, the greatest expression or the most concrete expression of love towards our neighbor is usually through giving, through sharing, or through serving. Siguro yung iba sa atin, no, magre-reklamo, ano kayang pwede kong maibigay? Ano kayang pwede kong maitulong? Ano kayang pwede kong mailingkod? Eh, walang-wala rin ho ako. Instead na ako yung magbigay, dapat nga ako yung bigyan. Ako yung tulungan. Kasi nga, walang-wala rin ho ako. That could be a valid reason. But my dear brothers and sisters, always remember this. Giving, sharing, or serving is not a money matter. But rather, it is a matter of the heart. Ulitin ko po, giving, sharing, or serving is not only a money matter, but a matter of the heart. Nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa kapwa, naglilingkod tayo sa kapwa, hindi dahil marami tayong pera, hindi dahil puno yung bulsa natin o bangko natin ng pera. Nagbabahagi tayo, nagbibigay tayo, tumutulong tayo, naglilingkod tayo sa ating kapwa dahil unang-una punong-puno
yung puso natin ng pagmamahal. At pag puso mo ay puno ng pagmamahal, hindi pwedeng hindi ka tumulong. Hindi pwedeng hindi ka maglingkod. Hindi pwedeng hindi ka magbigay. Sabi nga no, ni Mother Teresa of Calcutta, you can give without loving, you can share without loving, but you cannot love without giving. You cannot love without sharing. You cannot love without serving. Because giving, sharing, and serving is what I have said earlier, is the one of the most concrete expression, no, concrete expressions of love. However, we could not deny the fact that nowadays, people tend to be so indifferent with the needs of others. Pag sinabi ho natin no, na indifferent, o word na indifference, ano bang ibig sabihin? It simply means mga tao na walang pake. Kung sa amin pa sa Bisaya, sa iligay nun, mga tao, mga wala labot. Wala labot, bala, kada sa kabuhi mo. Importante, komportable kami di. Importante, conveniente ang kabuhi namon di. No, sorry, no, vernacular, iligay nun. Bahala kayo sa buhay niyo, importante, komportable kami. Importante, convenient yung buhay natin. People tend to be so indifferent with the needs of others. Walang pake. Kaya nga sabi din ni Mother Teresa of Calcutta, no, the greatest disease in our world today is not actually cancer, is not actually tuberculosis, but the greatest disease in our world today is the feeling of being unloved, the feeling of being uncared, the feeling of being rejected, or the feeling of being abandoned. Because people tend to be so indifferent with the needs of others. Walang pake sa pangangailangan ng iba. Walang pake sa nararamdaman ng iba. Nalala ko ma, yung isang pare sa kanyang sermon, sabi niya, tayo daw mga Pilipino, ewan ko kung totoo, kung maniniwala kayo, ay likas na maawain, pero konti lang ang matulungin. Do you agree? Naniniwala ba kayo na tayo mga Pilipino daw, not all, this is not a generalization, but karamihan, ay likas daw na maawain, pero konti lang ang matulungin. Diba sa Pilipinas, daanan tayo ng bagyo. Daanan tayo ng mga dilubyo, sunog, baha, bagyo, lindol, etc., etc. At nakikita naman natin yan sa TV, nababalitan natin sa TV, nakikita natin, nababalitan natin sa social media. Every time pagkakita ho tayo ng mga taong nangangailangan, what is our usual reaction? Ay, ang kawawa naman ng kanilang kalagayan. Kawawa naman sila. But yung question po, yung tanong, meron ka bang tinulong? Meron ka bang binigay? Meron ka bang ibinahagi para maibsan man lang yung kanilang hirap? Most of the time, karamihan sa atin, puro lang awa, pero kulang sa gawa. Brothers and sisters, Father Jerry Olbus would say, life is already difficult. So please, let us not make it more difficult for others. Ang buhay ho ay mahirap na. So kung maaari, huwag na nating pahirapan pa ang iba. Because at the end of our life here on earth, we will be judged by God. Not according to how rich, how powerful, how famous we are, but we will be judged by God based on how we love and how we serve our brothers and sisters, especially those who are in dire need, the least, the lost, and the last of our society. I hope our gospel for today would remind each and every one of us of our vocation, our call, and our mission, and that is to love God and to love our neighbors. To end, Pope Francis would say, life is good when we are happy, but life
is much better when others are happy because of us. Ang buhay daw ay mabuti pag tayo ay masaya. Pero ang buhay ay mas mabuti pag ang buhay ng iba ay mabuti at mas masaya dahil sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, may pakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na may sa buhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at sa gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman. Ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak na lahat ay mapatawad.
aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami ay makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami ay matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa cross. Mula sa kanyang tagilirang sinibat dugot tubig ay masaganang dumanap, kaya't sambayanan mo'y dito nababanaag. Ito ang sangkatauhan na akit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Bereng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, nating Panginoong Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hearts to love like yours, love of God most high, Sacred Heart of Jesus, keep us by your side, save us all from death and sin, our King crucified, crowned with thorns and sorrow, you give us new life. Listen to our prayer, Heart of Jesus, hear. Make us always yours and hold us ever near wherever we may go. Whatever we may do, Sacred Heart of Jesus, we place our trust in you. Grant us grace and all good gifts, Heart of Christ our Lord. Make your holy presence our home evermore. Fill us with your light and life, guide us in your ways, justice, peace, and mercy. Rule us all our days. Listen to our prayer, Heart of Jesus, hear.
make us always yours, and hold us ever near, wherever we may go, whatever we may do. Sacred Heart of Jesus, we place our trust in you. Listen to our prayer, Heart of Jesus, hear. Make us always yours, and hold us ever near, wherever we may go, whatever we may do. Sacred Heart of Jesus, we place our trust in you. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 6, 2024, Webes. Mamayang hapon na po yun sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Atin din pasalamatan sa misang ito ang offeror ng ating 9th Novena Mass of the Sacred Heart of Jesus, ang Bikaryato ng Our Lady of Loreto. Salamat po sa inyong lahat. Ganun din, pasalamatan din natin si Father John from the Archdiocese of Capiz, ang nag-celebrate sa ating misa ngayon kasama ko. At nagbigay din sa atin ng very inspiring homily. Palakpakan po natin si Father. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang higit na pag-ibig o mahal na puso ang bayang Pilipino alay sa puso mo sa templo, sa tahanan sambit namin ang iyong ngalan. Maghahari kang tunay sa apari hanggang hulo. Malaon na naming pangarap paghari mo sa silangan. Pananampalataya naming siningas ng araw, sintatag ng kabunduan, sinlawak ng karagatan, kailan may di pabibihag bayan mo sa kasalanan. Tanghal sa tanang dako ang banal mong sagisag, ang sumpa ng karimlan di magtatagumpay. Walang higit na pag-ibig o mahal na puso ang bayang Pilipino alay sa puso mo. Sa templo, sa tahanan, sambit namin ang iyong ngalan. Maghahari kang tunay sa apari hanggang hulo.